maliligtas po ba yung taong, limbawa po, maghihingi po siya ng tawad pag malapit na po siyang mamatay, pero hindi na po siya nabautismuhan? Yun lang po. Alam mo, kapatid, yun eh, pagka malapit ka ng mamatay, saka ka lang hihingi ng tawad sa Diyos, pagsasamantala yun. Pagsasamantala sa kasamaan. Kasi dapat hindi sa pagmamamatay ka sa kakahihingi ng tawad sa Diyos. Habang may panahon pa, tinatawag tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Hindi yung pagmamamatay ka na lang. Meron kasi mga tao, alam nila na mayroong Diyos, mayroon totoo, mayroon dapat silang gawin. Hindi nila ginagawa, inuuna nila yung gumawa ng kasalanan. Tapos pag mamamatay na, saka sila tatawag sa Diyos. Ang sagot ng Diyos, yung nasa Kawikaan 1:24, kapatid na Daniel. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ngayon, pagka hindi ka natatakot sa Diyos, nagsamantala kang gumawa ng masama, tinatawag ka ng Diyos, meron siyang aral na dapat mong sundin, ayaw kang sumunod, sabi ng Diyos, tatawag sila sa akin, hindi na ako sasagot. Kasi nung tumatawag ang Diyos sa'yo, ayaw ka namang sumagot. Tumawag ako, kayo'y tumanggi. Inyunat ko ang aking kamay, walang makinig. Iniuwi niyo sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pag ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at ang hapis ay dumating sa inyo, kung magkagay tatawag sila sa akin, hindi na ako sasagot. Kaya pagka sinasamantala mo lang yung masama, tapos kung kailan ka mamamatay sa kakahingi ng tawad sa Diyos, wala kang pag-asa noon, kapatid. Pero kung halimbawa hindi mo nalaman yung aral, at wala kang alam hanggang dumating yung malapit ka ng mamatay, hindi mo alam yung aral, bahala na ang Diyos humatol sa'yo. Pero naalaman mo yung aral, naalaman mo yung tawag ng Diyos, ayaw mo sundin, eh wala kang pag-asa nun. Yun ang sagot sa tanong mo, kapatid. Salamat po.